Ayan, and we are live. Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon sa iyo, Miko. Hi, magandang hapon din, Alan. Ayan, welcome everyone to our Prepper Ed and Pinoy Blade Hunter Collab Week. Ang Collab Week na ito ay, paano nga ba tayo nagsimula nito, Miko? Kasi parang parehas tayo na idea, no, na makapag-share ng knowledge sa ating mga followers. At mukhang parehas din naman tayo ng mga followers. Kaya sabi natin, why not? You know, why not? Your blade hunters, your blade enthusiasts are also my target market. And of course, yung mga prepper naman ay mahihilig din sa kutsilyo. So why not? Tama. Tsaka ano ngayon kasi definitely nasa bahay lang tayo most of the time. Nasa bahay lang tayo kaya marami tayong time. Actually wala tayong ibang time to do most anything else na lumabas. So most of the time nasa bahay lang kaya mas maraming nanonood actually. Mas maraming nakakakwentuhan. So ngayon habang nagchichikahan muna kami dito ni Miko, guys, kung pwede niyong i-share itong video natin sa mga friends ninyo dahil today ang kasama po natin ay si Mr. Chris Cobo. Mamaya ipapasok natin siya. So for the meantime ngayon magse-share muna kami. Ayun. Hindi ko ma-share. Okay. Magpasensyahan niyo po, itong first time namin mag-collab. So, magiging masaya naman ito. Okay. So, ano muna yung pag-uusapan? Ano ba yung nasa agenda natin today, Miko? Definitely, kausap natin mamaya si Chris Cobo regarding sa kanyang... ito, oops. Hindi pa yan. Mamaya pa yan. Ayan, definitely kasama natin si Mr. Chris Cobo ng Pathfinder Gear at pag-uusapan natin ang kanyang journey to preparedness, ang kanyang favorite knives, at syempre later merong surprise giveaways and charity auction. So, siguro ngayon at this point, papapasukin na natin si Mr. Chris Cobo. Sige, okay ba? Okay ba sa'yo yun, Miko? Okay, yeah. Medyo kinakabahan ako eh. Okay. Sige, and without further ado, kasama natin ngayon si Mr. Chris Cobo. Hello. Hi, guys. Hi. Mabuhay. Hapon. Okay ba? Ah, fresh na. Fresh, oh. Parang bagong ligo lang. Oo nga. Actually, ako rin. Yan. Okay, kumusta kayo dyan, bro? Quarantine. Hindi lumalabas ng bahay. Three times a week lang pwede umalis dito. Lumabas dito sa Bulacan, tapos by barangay. Pero ako, once a week lang alis namin talaga. Pang top up lang ng mga essentials, mga ano-ano, mga perishables. Yung lang nialabas ko. Wala naman mga medicines, foods, okay naman eh. Ayan, okay. So ngayon, magsisimula na tayo ng kwentuhan habang nagpaparami tayo ng viewers. Hello sa mga viewers natin dyan. Magsa-shoutout muna tayo. Siyempre, kasama natin si Mr. Ken Jimenez. Hello, Ken. Hi, Ken. Maraming salamat, Ken. So si Ken din ay actually kasama natin, no? Tutulong sa atin sa online auction natin for today. Ayun. Si Delph Max. Hello, bro. Delph Max Rivera, Arvino, Lugarta. Arvino, hi, bro. Ayan, si Attorney Tiki nanonood din. Makakasama natin si Attorney Tiki sa Friday. Yes. Okay. So, ngayon, magsisimula na tayo. Ang pag-uusapan natin, syempre, ay ang journey ni Mr. Chris Cobo of Pathfinder Gear. Bro, paano ba? Paano ka ba nagsimula? Paano ka ba unang nahilig sa ano, sa mga knives or sa mga prepper things or being prepared?
Well, nung nagsimula ako, initially kasi ano talaga ako, comic saka toy collector, kung napansin niyo yung nasa likod ko, toy collector talaga ako. Tapos mostly comics din, I collect comics. So back in 2008, I was reading this certain comic, hindi pa siya sikat dito sa Philippines noon, wala pa, hindi pa siya masyadong known, yung The Walking Dead. Wala pa siya nung TV series noon, saka yung comics niya noon, black and white. So, nung 2008, I was reading The Walking Dead, so nakita ko yung parang yung zombie apocalypse type na scenario. So, it got my mind working. So, isip ko, ang dami kong mga ko, nung mga binibili, pinagsasayangan ko ng pera ko. Pero, kunyari lang, not necessarily na may zombie itself, di ba? Pero kung paano karoon ng disaster, nisip ko, anong mangyayari sa akin? Wala ako. So, 2008 yun. Nangyari, 2009, yung naundoy. Yung nagka-loko-loko na. So, naundoy kami here in Bulacan. Pero nagundoy, wala ako dito sa bahay namin na sa Ortigas ako noong time na yon. So, na-stranded kami nung father-in-law ko going home. So, nakita kami ng father-in-law ko mga 7. Nakabalik na kami here in Bulacan mga 5 or 6 na ng madaling araw. So, during that time, nakita ko, wala akong kahit ano, wala yung wala akong EDC noon, di ako nag-EDC noon. Wala akong gamit, wala akong gamit sa bag, wala pa ako ng mga get home bag ko. So, wala. So, hindi kami kahit maghinto kami sa mga wala kami mahintuan, mga sarado yung mga Mercury, 7-Eleven noong time na yon. So, tiis lang kami hanggang makauwi kami sa traffic. So, pagdating namin dito sa compound namin here in Bulacan, wala, sira lahat. So, yung office namin nasira. Tapos almost hanggang umabot yung water hanggang sa light ng switches, so mga gambalikat ko. So, nasa second floor yung mga tao noon. Dito pumunta yung mga tao sa mga kapitbahay namin, second floor. So, nung dumating yung mga tao dito, until couple of days, wala, buti na lang yung mga tumulong sa amin na pinadalang kami ng mga friends and family namin ng food. Kasi sarado yung everything dito, tas puro putik. So doon ko na-realize na importante yung preparedness na napapansin ko yung nababasa ko, di ba, nga parang The Walking Dead. So unti-unti yun, pero nung nag-start, kasi parang in everything sa simula, hindi ko alam yung gagawin ko, so medyo ano ako eh, yung parang fantasy yung tingin ko sa ano eh, sa prepping eh. So ang ginawa ko, binili ko yung mga, kung ano binili ko, bumili pa nga ako ng crossbow initially, yung mga ganyan, di ba? Parang, saka, hindi ko alam yung mga quality items pa nun. So, I bought lang ko ano yung mga, alam, isip ko, I need a knife. So, I bought mga China na, yung mga, CCC, yung mga clone lang, mga ganyan. So, eventually, unti-unti, nakita ko na I can get those things, yung mga quality items from the US. So, to supplement my, yung mga needs ko, like what I do and everything, kunyari sa, nung nag-collect ako ng comics, saka nung collect ako ng toys, what I do para ma-supplement ko yon, ginagawa ko siyang business. So, nagbibenta ako ng toys sa comics, kaya nag-open ako ng toy store nun sa UP Town. Yung so, Kramer. Yung kinikita nun, yun yung pinagbibili ko. Oo, yung Kramer sa UP Town nun. Kung ano yung pinagkakitaan ko, yun yung pinagbibili ko sa collection ko. So, ganun din nangyari initially dun sa how I started Pathfinder. Para lang to get the gears I want, unti-unti. So, I started buying stuff from the US. Ang ano ko lang dun, ang tinry ko lang gawin is, kung anong price niya sa US nun, I sell it the same price here. Kasi na I can get it at distributor price. So, yun lang yung parang ano ko, parang advantage ko nung back in the day nung compared sa mga competitors ko. Kasi parang binibili ng mga customer ko kung magkano nila binibili sa US na less the shipping na. So unti-unti ganun hanggang yun, unti-unti lumaki. So as for the blades naman, ang hirap eh pag ano eh, pag na nakaibigan mo tong mga blade enthusiast talaga, mabubuyo ka eh. Kasi yan. every time you ask mga yung kilala nila Miko, yung mga friends ko, yung mga yun, nanonood dyan, every time you ask someone na okay ba to, bibiling ko ba to, walang tumatanggi, walang magsasabi na wag mong bibilin eh.
always lagi, oh, ako naman, sige, kunin mo yan, ganyan. Lalo na kung makikilala mo yung mga, since kilala mo naman, katod sila Derek, yan, ang lakas mong buyo ng mga yan. Siya yung nagpakilala sa akin ng mga yung gumagawa ng mga custom knives, yan, siya nagpakilala sa akin, yung nagbuyo sa akin, kaya unti-unti, napunta din ako doon. Pero, balik doon sa Walking Dead, kaya ako, one of my, ano talaga, collection talaga, yung mga love ko is yung mga Buzzy, kasi, when I started, nung comics, sa comics, wala si Daryl eh, kilala niya si Daryl, di ba? Pero lumabas yung TV series niya, nandun si Daryl, and he was carrying this certain knife, yung Buzzy na Team Gemini. For so long, parang 2 years ago ko lang nakakuha nun eh. Pero yun yung pinaka parang unti-unti ko inahanap eh. Wala akong makuha yan till yan recently nga, no, mga 2 years ago. Doon lang ako nagkaroon nung ano eh, nung Team Gemini eh. Well, actually, I got the one called Hog Gemini. It's not really the one like Daryl had eh. Pero ito yung one of the knives na hindi ko bibenta kasi ito talaga yung inahanap ko ever since eh. Yun! This one. Ito yung knife ni Daryl sa Walking Dead. May siyang tag para matatandaan ko anong bakal niya and everything. This one. It's called the Hog Gemini in Inti Steel. Bali yan ang naging gateway. Kumbaga, naging gateway knife. Hindi, kumbaga sa mga 2 years ago ko lang siya nakuha. Pero ito yung goal ko siya. Ito yung parang grail ko. Ito yung nahanap ko talaga. Oo. So before this, madami ako naging ibang knives na mga pinakilala sa akin din ni Derek. Na mga knife makers sa US, usually sa US, yun, pinakilala niya sa akin, binuyo ako, pinag-aastos, ayun. So, mostly, yung pinaka-gateway knife ko, kasi nga, usapan namin sa mga knife groups, madami yung, everyone, parang nagsimula sa mga parang, nagkaroon ako nung, initially parang Kershaw, na yun, CQC, pero eventually, yung parang sabi nila, parang jump into the deep end na kagad, get a quality one. So, I started carrying the longest knife that I had is the ZT0770CF, this one. Wow. Favorite mo ba yan? Ito yung pinaka, ZT fanboy ako eh, pero ito yung, dahil ko ZT, ito yung lagi kong dinadala. Ito yung pinaka-favorite ko among sa lahat ng mga ZT models, this one. So I carry this for like 3 years na ata or 4 years. Lagi kong dala. Pero there was a time na nauwi ako sa ano, na, kasi parang panapanoon eh, parang everyone wanted to carry fixed blades, right? Small fixed blades. So, yeah. So ano nangyari? Ito yung aking favorite na fixed blade. It's here somewhere. Favorite ko, sige, wala dito. Ayun, this one. Yan. Wow. Fiddle back front. Yan, kalit-lit lang. Ito mga 2 years ko kinerito. Ito. Yan din. Three-finger knife din lang siya, no? Parang kasya yeah, sa... Yeah, three-finger knife. Ah, ang ganda. Okay siya. Para kasi, alam mo, daily task lang naman natin. Mga pag-open ng mga box, mga ganyan-ganyan. Packages. Pag-open ng box ng pag-open ng packages na ang laman knives din. It's a vicious cycle. It's a vicious cycle, yan. Pero recently, mga like, nung nag-ECQ, parang bumalik ako, kinerik ulit yung folder ko. Nakakampos lang ko ano dito sa loob ng bahay. So, balik na naman ako sa ano ko. Sa 770CF. Yan. Sobrang favorite ko to. May bead siya, no? Oo, galing, ala, simple lang na ano, na, hindi ko alam kung saan ko nakuha to eh. Hindi ko na malala. Parehas yata kayo ni Lester Lampa. Yan din daw ang kinakary ni Lester. Nice, nice. Okay, so ngayon maputo lang kita, Mr. Chris Cobo, kasi most of the people here alam naman na isa sa mga ginagawa natin, kumbaga isa sa mga aim natin for this collab week as nilagay nga natin dun sa poster is yung surprises and giveaways. Yes, yes, yes. Yan, surprises and giveaways. Bibigyan ko muna kayo ng konting tawag nito, mechanics para sa giveaways. So,
ang mangyayari, kasi katulad kanina, nagkwento si Mr. Chris Cobo ng kanyang nakaraan, magtatanong ako ng isang something mula dun sa kanyang kwento at kung sinong unang mag-comment down below, siya ang makakatanggap ng giveaway. So, sana nakinig kayo dun sa kwento ni Chris Cobo kanina. So, yung kung sino yung unang mag-comment dyan sa baba mamaya. At yung kapag tinanong ko yung question. At yung tungkol naman sa auction, si Miko naman na mag-explain later. Eh, go Miko. Okay, so for the online auction, this is the first time that we're doing it also. It's a, actually a charity auction, no? This is, let's take the time to give back to the community. Since tayo naman po ay kung may blessings tayo natanggap, mas maganda po ta makapag-share tayo ngayon, no? Nag-shopping ka na, nakatulong ka pa. So may excuse kayo ngayon bumili, okay? Mm-hmm. So today, we have, I believe, 3 items for auction. Mamaya po, ipapakita namin kung anong mga items yon. Isa-isa ho natin ipapakita, ano? At magbibigay tayo ng oras na para makapag-bid kayo. Halimbawa, si item A ay mag-run siya for 10 minutes. So, after the 10 minutes, kung sino po ang may highest bid, siya po ang panalo. We will also set a price kung magkano ang starting bid at kung magkano ang increments niya, no? Halimbawa po, ang starting bid ng isang knife ay 100 pesos at ang increments niya dapat ay 50 pesos. So, ang magbibid na susunod ay 150, 200, 250. Pwede rin naman tayong tumulon ng 1,000. Susunod nun ay 1,050. Ganun po. So, halimbawa, 15 minutes po namin siyang sinet. At the end of the 15 minutes, whoever has the highest bid will be the winner. And all of the proceeds would actually go to the charity. I will let Chris Cobo explain the charity in a while. Ang item din po ay isi-ship after the ECQ for everybody's safety, no? Once we have a winner, please wait for a message from Pinoy Prepper Bazaar or the seller para po sa details. At ang paraan ng pagbayad ay through BDO or BPI. Ipapakita din po namin yan mamaya. Also, if you want to donate directly to our cause, we will also explain that in a while. So, I hope you got the process. Yep. So, doon po sa comments ng video itself po, doon po tayo magbabase. Hindi po sa ibang mga chat rooms, no? Ito lang pong nakikita nyo sa ibaba. Sa mismong live video. Sa live video. Yun lang po ang aming i-consider na mga bidding prices. Ayan. Or the entries, bidding entries. No? Okay, so tungkol naman doon sa beneficiary, pag-usapan naman natin yung beneficiary. Ang napili natin na beneficiary is Project Feed 500. And to tell us more about this is si Mr. Chris Cobo kasi siya yung dun sa church, siya yung mas yung active doon. Okay, so itong charity na pili namin is it's called Project Feed 500 of the Feast Light, Feast Lights of Bulacan. So it's under Lights of Jesus, yung column niya yun. So under sa district ng Bulacan. So initially, ang goal ng project ito is to feed 500 families, mga poorest of the poor na affected nitong ECQ. So far, ang ginawa nila, directly silang ipag-coordinate sa mga farmers, fishermen, sa mga poultry farmers, para kasi affected din sila kaya walang bumibili ng mga goods nila. So, ang ginawa nila, kinontak nila yon, so nag-conduct sila ng fundraising. So, bilhin nila directly sa farmers, ang ginawa nila, nire-repack nila. So, every 500 na ipon will be able to feed one family for 1 week. Tapos yung 500 na yun, yung box na yun, ang laman nun, puro fresh na vegetable, and it's either fish or chicken yung laman. So since this project started, yung initial na goal na 500 families na mabibigyan, na lumaki na, napalaki na ng
8,363 as of April 18. Mm-hmm. So doon sa 8,363 families na yun, nakabili yung profit feed 500 ng 37.6 tons ng rice, 38.5 tons of vegetables, 6.4 tons of fish, 3.1 tons of chicken. Tapos natulungan nila yung mga farmers, fishermen, tapos yung mga nabigyan din ng work yung mga repackers, tapos yung mga volunteers. So yun yung pinaka-goal nung auction throughout this week na sana yung ma-raise na funds. Kasi hindi pa rin tapos tong ECQ natin, ang dami pa rin affected. So inisip natin yung 8,363 na yun, madami nang nabigyan nun eh. Pero madami pa rin na kailangan eh. And so sa nangyayari na napaka throughout this ECQ, kung matatapos man o hindi, sana tuloy-tuloy na magbigyan yung mga kailangan talaga na affected. Okay, so to get the ball rolling, magpapakita muna tayo ng teaser kung ano yung mga items for auction. Very exciting items. Ito na yung pinakahihintay ng lahat. Ito po yung items na ipapa-auction natin later. And 1, 2, mabilis lang ito. 3. Ayan, ito pong tatlong items na yan ang ipapa-auction natin later. Pero ang tanong kung kailan. So abangan ninyo kung kailan sila papasok at kung gaano katagal kayo magbibid. Okay, ito po. Ano ang pangalan nitong mga items na to for auction? So, on the left, no, we have the ZT0770CF, which is the parang yung favorite knife ni Chris Kobo. And this is actually from Pathfinder Gear. Mm-mm. But we'll throw in a free laser engraving package. Mm-mm. From Resolute Arms. So, for free, nai-engrave yung blade ng knife. Kasama yun sa package. The one on the right is the Emerson Kershaw CQC7K. Also from Pathfinder Gear. Ito po, ipapakita po niya. Ganda ng model natin. No? 6K, 6K, this is 7K. CQ6K. Ah, sorry. 6K. 6K pala. Yeah. Okay. Tapos naka-black na coat siya. And then the The third one is a Travax Axis Cobalt Cerakote. Mm-hmm. It actually comes with a lucky coin and it's from JG Phoenix Gear. So yung mga Travax fans dyan, chance nyo na. Okay. So, okay, tama na yung teaser na yan. Pero para maging masaya muna, para mas maging masaya tayo, umpisahan muna natin sa isang giveaway. Okay, first giveaway yun natin is from Mr. Chris Kobo. Ang item na yon ay... So, we have multiple giveaways for tonight. And the first one, ito yung small item na giveaway natin, will be this one. Pang EDC nyo, pwede nyo din parang gawin siyang fidget toy. It's called the Baleo from Spyderco. Mm-hmm. So for those who are not familiar with it, it's a pen. Pero you can play with it. Ganyan lang. Ayan. So, okay. Anong kulay ng pen? Is it black or it's black. Blue ink? It's black. Black ink. Okay. Okay. So for the first giveaway, ito ay question and answer. Who will comment first down below ang siya makakakuha? With the right answer. From sa kwento ni Mr. Chris Kobo kanina, ang question ko is, sino yung character from The Walking Dead na may hawak nung knife na favorite ni Mr. Chris Kobo? Comment nyo down below sino ang unang makakasagot. Siya ang magwawagi ang first giveaway. And then we go on to the auction. Question. Shipping is care of the recipient. Yes. Okay. Yun, meron ang una sumagot. Ang bilis. Yun, parang meron akong nakita. May unang sumagot si Carlo.
Nasaan na si Carlo? Sir Carlo Singanon. And his answer is... Si is Darryl. This correct, yeah. Sir Chris? Tama ba yan? Tama, tama. Si Darryl Dixon yan. Sa kanya okay. Tong knife na to. Congratulations, Sir Carlo. After the show, maghintay lang po kayo ng message from us. Okay. Note ko lang dito. Susulat ko lang dito. Pero for the meantime, ano nga to? Si Carlos Singano. Okay. For the first giveaway. Correct spelling ba daw dapat? Di naman. Di naman. Basta kung ano nila yung narinig. Okay. Eto na. Sisimulan na natin yung first auction natin. Which is, teka, ayusin ko muna. So we have 100 people listening right now and it's yep. 6:30. Thank you so much sa mga kaka-tune in lang. Saktong-sakto kayo sa auction na mangyayari in a few minutes. And this is very, very exciting for everyone because hindi lang kayo nakapag-shopping, nakatulong pa kayo sa mga tao sa Bulacan. Okay, for the first. Ah, yung, yes, go ahead. Dex, ano lang ah, yung binibigay na yung Project Feed 5 hindi lang sa Bulacan. So, all over the Metro, kahit sa Metro Manila, binibigay nila yung 1,300 something na hindi lang sa Bulacan na punta. All over. Wow, even better. So, that's even better. No? Okay. Even better. Okay, game. First item for auction is this. The Emerson Kershaw CQC 7K. Sorry, guys. That's 6K, no? 6K ba? Oh. Yes. Okay, so ayan, sorry. Yan. Yan yung ating item for... Okay. Okay. So wala pa po tayong tong, sineset na time. Wala pang time. Pa tayo nagsastart, ano? So just ngayon, sure. Ngayon ay 6:31. So we'll put siguro mga 15 minutes para dito. Okay. Ito, mali, baliktad. Kit ng clock ni so, Alan. 6:45, lalagay ko dito 6:45, bidding will end at 6:45. Ang starting bid po natin ay, tama ba, 100 pesos? 100 pesos. Uy, yes. Akalain and mo yun. 100 pesos. And go ahead, Miko. Increments of how much are we doing this? 50. 50. So that's 50. Increments of okay. 50 pesos. Hindi po tayo pwedeng mag piso, dalawang piso, 50 po agad ang talon natin. Ayan. Okay. So, realistically, palagay ko hindi ko mababrowse kung sino yung magwawagi. So, we will contact the person who posted the highest bid after the stream. Tama yes, ba, Miko? The team behind the Pinoy Prepper Bazaar is actually helping us monitor the comments kasi ang dami mm-hmm. rin po eh. So, please give us time. We will also... We'll contact you, no? We'll let you know who's the winner. Ayan. So, we have 15 minutes bago mag-end yung auction. So, we talk to Mr. Chris Cobo again. Bro, ano naman yung, kunyari, diba sa blades? Yun na yung mga grill knife mo. Yan na ba yung grill knife mo? Is yung Darryl knife? Or meron ka pang ibang ngayon na pinapursue or pinapangarap? So far as ngayon, sa ngayon, ah, kung tatanungin mo ako, I'm currently happy kasi kung isipin ka ng iba na for someone na parang I sell blades, I sell knives, I actually have very few na knives kasi yung gusto ko lang, yung gustong-gusto ko lang talaga, hindi ako yung parang sobrang daming blades. So kung mamaya, if ever, papakita ko sa iyo yung aking personal na mga knives, konti lang talaga siya. Mm-hmm. So as of now, ito talaga. Happy na ako dito. Ang kulang lang nito, sheath. Kasi itong mga busi, they don't come with any sheath. Oo. So, after ng ECQ, sinabi ko na kay Shorty ng chestnut leather na nagawa niya ako ng sheath kasi sa
sa series, leather leather din yung ginagamit na sheet. So, gusto ko leather din. Okay. Ano yung steel niyan? Ano yung bakal na gamit diyan sa ano? It's called an Infi. Infi steel. Yun yung proprietary steel ng Bussy. So ito yung pinakaano nila, parang claim to fame nila, nuclear tough. So ang ginagawa pa nga ng mga iba, may mga ano, diba, nag-circulate na letter na kasi they have this lifetime warranty na kahit anong gawin mo, merong video, binabaril yan and everything, okay pa rin siya. Ang nasira lang yung handle. So kahit barilin mo sila, nasira yung handle, papalitan ng Bussy. Oh. Yeah. Kahit anong gawin mo, yung ano nga, claim to fame nila yung ano, nuclear tough. Kaya yun ang ano ko. Okay. Personal akong bosses dyan eh. Mga 10. Konti lang naman pala. Yung custom ko, ano lang, 1, 2, 3, 7. Tapos some other hindi na custom na bosses. Pero a custom bosses. Okay. Wow. Dahil sa custom shop na bosses. Yung custom knives ko, lahat sila pare-pareho yung handle lahat. Itong pito na to, lahat sila pare-pareho yung handle. This one is the homage nila for ano of the Chris na knife natin. It's Uh-oh. Called KSP. KS Chris. K name nito. KBP. It's called KBP 9.8. It's Crispy Bacon. Ang pangalan ng knife na to. So lahat ng base na custom ko, pare-pareho sila ng handle. Lahat. Nirequest ko lahat yan. Every time I buy it, kasi once a month, dati, naglalabas sila ng isang special na model for their custom shop. So, I order laging itong tan na G10 na black G10 na handle. So, ang pareho dyan, the color and the design and the material. Lahat sila Infi steel. Tapos, lahat ng handle nila pare-pareho color. Yung may isang set nito na punta, alam niyo na yun, kay Jen, yung Guinness ni Alan last time. Yung dalawa ng base na custom ko na punta kay Jen. Magkapareho yung ano, FMV 14 saka yung the smaller one. Yan. Lahat sila pareho. Just to be sure, no? Makikita niyo po sa ilalim ng nagsuscroll kung ano po ang aming binibid. Yep. So it's scrolling right now. It says Emerson Kershaw Auction. So that's the item that we're that's up for bidding. Yung mga pinapakita po ni Chris ngayon, hindi po yan, hindi yan. Ang i-auction natin. Oh my gosh. Baka anong mangyari sa show namin ni Alan kapag yan ang naibid namin. Yan, so, yung hawak, yun po, yung hawak niya ngayon. Nyo. Ayan, so yan. Regarding ano naman? Regarding prepping. So, ang mindset ko as a prepper, kasi ako, I think of myself yung parang as, nakarelate yung as an ordinary prepper, I don't bring, I'm not a medical practitioner, hindi ako outdoors guy, hindi ako nag-mountaineering, I have very little bushcraft skills, yung ano lang natutunan ko sa with my friends. So ako yung parang city prepper na parang ordinary, yung parang nakarelate lang sa ordinary tao. So what I do, constantly lang ako I surround myself with people, yung mga kakilala ni Miko, yung mostly yung mga friends namin. So I try to learn as much from them. So kasi ako, first of all, kaya accept mo na you're not, ako, I'm not, I constantly parang student ka, I always try to learn. So katulad nito, nag-uusap ako with my friends recently na during this ECQ, ang dami ko nakikitang holes dito sa prepping ko na once na malift yung ECQ, sana maayos ko pa. Saka ang dami pang other skills na dapat matutunan. Yes. So ang pinaka-goal ko, ito, kunyari ito, for prepping, talagang bug in, hindi yung, though I have those bug out bags, one for each family member. Pero ang pinaka-goal namin is to bug in lagi dito sa where we live sa Bulacan, dito sa house, dito sa compound namin. Kasi parang may bata ako, tapos meron din akong senior citizen na 78 years old.
So, hindi naman nila kaya, kunyari, talagang parang yung zombie apocalypse na scenario. Talagang, as much as possible, dito kami sa loob ng house namin, dito kami sa house namin. So, naka-prep yung house namin, though nakikita ko nga na, na parang, katulad nung, when I attended nung, constantly kasi, di ba, kahit years ka na nag-prepping, umattend pa rin ako ng mga prepper ed, nung huling prepper ed ni Miko, naikinig pa rin ako kay Sir Martin pag uwi ko, inaayos ko kagad yung pantry ko, kasi I have this prepper pantry, tapos meron akong working pantry. So yung prepper pantry ko, yun yung hindi ko ginagalaw. Nandun yung mga freeze-dried foods na, kunyari, good for 6 months for 6 people. So lagi, hindi ginagalaw yun eh. Tapos now, inayos ko yung aking working pantry. Parang another 6 months, pero yun yung continuous na ginagamit namin na pag nabawasan. At saka yung misis ko, bakit every time nag-grocery ako, I buy 1 or 2 canned goods kasi yun yung nagamit ko. Kunyari, gumamit ako ng corn or parang tuna. Replenish lang. Or laging replenish kasi yung prepping, it doesn't have to be parang one time, hoarding, bili ka. Parang laging, lalo na nung wala pa ng mga kaguluhan na to, every time I go to the grocery, replenish lang. Gamit, replenish. Pero as much as possible, ang gusto ko dun sa working pantry namin, there's at least 6 months worth of food there na nainis na yung pamangkin ko kasi lagi ko pinapa-organize. Hindi naman lagi. Pinapa-organize ko from time to time ng expiration date kasi parang 3 years lang eh. Maximum may mga 5 years na goods doon. Though, sabi naman nila, basta intact yung can, walang mga dents and everything, okay pa rin siya. Pero gusto ko nakaano siya, first in, first out pa rin. Sa ngayong home quarantine, ano yung pinaka useful na item na ginagamit mo? Siyempre, aside from dun sa food na hinanda mo na kasi yan before, pinaka useful item na ginagamit mo ngayon? Pag lumalabas ako? Mm-hmm. Or any situation. Basta ngayong ECQ. Itong ECQ nga, one of the hosts I saw, nakita ko sa prepping ko, wala kaming, ito yung gusto kong ayusin right now, yung water filtration. Though I have this water filter sa mga bug-out bags ko and everything. I have the straw, yung mga gravity filters. Pero sa house namin, like I said, I want to bug in here in our house. Pero wala akong parang nandun sa faucet namin na water filtration. So yun ang one of the things, once this hopefully malit yung ECQ, gusto ko, ano yun, kasi sobrang important yung water. Though meron kaming mistake ako ng mga water, pero eventually maubos yun eh. Maganda pa rin yung, though may deep well kami, mapapakulo pa ako, i-filter ko pa, ang daming ano, kaysa meron talaga akong filtration system. Okay. Update ko lang kayo, no, sa auction. Mag-bid kayo, guys. It's now at 5,000. Yun yung highest. Sa 5,000 na po tayo ngayon. Mamaya po, no, maybe Sir Alan can post the bank accounts na kung saan pwedeng mag-donate kung gusto niya lang po magbigay, hindi po mag-shopping. Bigay lang naman po. Any amount is fine, you know. We're welcome to receive any amount. So, in a while po yun. So, yan po, pinapakita ni Chris ang Emerson Kershaw CQ6K. And ongoing at 5,000. So we have you guys, a few 5, more 000, minutes. 10 families. For 1 week, 10 families na yun. 10 families. It. With 10 fresh, families, with yeah. vegetables, no? Vegetables, saka it's either fish or chicken ang mga nila. Nice. Ayan. So we have 2 minutes. Last 2 minutes. Para mag, ano, baka may gustong humabol dyan. Tapatan yung 5K. Baka gusto mong gawing 5,050 pesos. Snipe. Oo. Again, in the bid increments are at 50 pesos. Mm-hmm. So, kailangan po nating, hindi po pwede magpiso, hindi pwede mag 10 pesos, jump po tayo 50 pesos. Okay. Tapos, habang inihintay natin mag-end itong first auction item natin, ihahanda na ni Mr. Chris Cobo yung ating second giveaway na ating ipapakita. Ano kaya ang next giveaway?
Okay, for EDC, so prepper tayo, di ba? So we have EDCs, everyday carry natin. And one of the items na ito, product ng suit calls. Yan, wait, ilalabas ko lang. It's a force multiplier. Force multiplier. Yeah. This one, open na natin ha. So makakakuha nito, bubuksan ko na. Para lang makita nyo, nakasuit pa kasi. Yan. Sinira ako na. May nagbid dito, 5-1, 5-1K. Ayun. Lumalaban, 5-5. Lumalaban. Okay, ano, Sir Chris? So this last is minute. A simple force multiplier that you use for self-defense. Kasi diba, for those who know, if you punch someone with your bare hands, hindi ka naman ano talaga masakit eh. So with this, it's not that parang intimidating. Actually, this works as a bottle opener as well. So pwede mo siyang dalhin pag natanong ako ano yan. Sa sobrang gaang niya, pag tinanong ko ano to, it's a bottle opener. Pero actually, you can put it in your hands and use it as defend yourself. Pwede pang hammer fist and you can use it to punch as well. Okay, and mag-end na yung ating auction. Ends now. Okay, yes. The last so, highest. Sige, give me just a few minutes to verify, no? So, meron tayong verification process. Mayabang tayo ngayong gabi. Para sure. DPI ba yan? DPI representative. Composed of Ken Jimenez. And abogado po, nandun pa sa likod eh. And the lawyer. Okay. So, habang inaayos muna nila, ngayon ay ipapamigay na natin yung second item for giveaway. Napakasimple ng tanong. Ang tanong, ano ang pangalan ng store ni Mr. Chris Cobo? Yun na lang yung tanong. At magwawagi ka ng force multiplier. Buy ready man. Yun ang ating tanong. Ano yung pangalan ng store? Nagsisimula sa P. Nagtatapos sa Pathfinder. Yun. I think I saw na. Merong mabilis. Okay, meron na. Mr. Tama ba? Check. Ito, i-check din naman ito later dun sa video. Ang nakita ko dito na una nag-type ay si Mr. Marlo Avila. Yes, Sir Marlo. Tama ba? Yes. Ayan. He is correct. Congratulations sa'yo. Congratulations. So, na-verify na po ni DTI? Yeah. Ni DIR? ating winner for the first auctioned item, which is okay. The Emerson Kershaw 6, CQ6K. And it's kay Lord Michael Hamilton at 5,500 pesos. Thank you so much for your generosity. Congratulations. Thank you. Again, all the proceeds of the 5,500 will go to the Project Feed 500 of Feast Lights Bulacan, which actually caters to families even in Metro Manila. So, hindi lang po in Bulacan, but also in Metro Manila. So, let's keep it coming, guys. Dami pa yan. Okay, for the next item up for auction is this one. What is it? Trayvax, guys. It's a Trayvax Axis Cobalt Cerakote ang kulay niya. Plus a free lucky coin ni JG Phoenix Gears. So, sino yung may mga Trayvax dyan? Chris, may Trayvax ka ba? Wala. Pwede ba makinig Wala. Dyan? Alam ko yung asawa ko may Trayvax din. Nagkaroon ng may trend yes. Yan eh, Trayvax. Yeah. So, sila ni Joey meron 'yan. Yon, you can actually put your cards in there para isahan na siya. Maganda sa mga EDC guys 'yan. Tsaka ang ganda ng kulay oh. Cobalt cerakote. Parang blue type siya. Okay. Ganda niyan, ganda yan. So, for this item, bibigyan natin ng 10 minutes. 10 so minutes for this para item, mag 10 minutes but the starting or, bid will be is actually for 1950.
Medyo 50? Mataas po. 1,950 po ang starting bid niya. Again, 1,950. Yes, 1,950. Okay. Sige. So 10 and minutes? Or 10 minutes or ang limit natin is 7 o'clock para sarado. Sige, 7 o'clock. Ayan, 7 o'clock. The Trivax Axis Cobalt Sierra Coat ano ba to? Wallet? Sorry. Parang card holder. Okay, card holder. Ayan. Oh, Chris, mag-bid ka na. 7. Si Ken, nagbibid ka agad eh. Yan. 7 o'clock matatapos yung bidding. Thank you so much, JG Phoenix Gears, for this. Ayan. Oh, pasalamatan nga pala natin. Wait lang. I-up ko yung mga sponsors natin for this collab week. Yan. Ayan. Okay, maraming salamat po sa ating sponsors para sa collab week na ito. Syempre, Pathfinder Gear, Forged, SOS, Survivors Outdoor Shop, Derek's Classic Blade Exchange, Ballistica. Ballistica? Mm-hmm. Yes. Light on flashlights, JG Phoenix Gears, Resolute Premier Arms, RG Tactical, Epic, and Epic. So ito yung sinasabi nyo kanina na pwede silang mag-donate directly dun sa, ayan, yung mga numbers na nandyan sa screen. Pwede silang mag-donate directly kung hindi sila magpa-participate dito sa auctions, any amount. Yes. Maybe I will also post it on the Pinoy Prepper Bazaar page para nakikita nyo, para hindi nawawala yung yung accounts. Yun, yeah. Exciting ang dami pang iba. Wow. May nakikita na ako dito ng 3-5. Again, lahat po yan mapupunta sa charity. Wala po kami kinikita ni Sir Alan. Wala kami kikita ni Chris Kobo dyan. Lahat po yan para sa charity. Thank you guys. Alam niyo po si Chris Kobo, nakilala ko yan. 2015, yung unang-unang prepper bazaar namin. Hindi ko siya kilala noon. Nag-message lang siya na, uy, pwede bang sumali? Ganyan. Tapos nagulat kami. Ay, ang puti! Ang finish! Ano yun? Ang pogi! Pogi pala ha! Okay! Tapos nag-try lang siya noon, no? It was a very first prep. Maliit na table lang, pero wag ka, maliit, pero sold out siya. Sold out si Chris at that time. So, yung items niya noon are prepping items na rin, are with toys. Sinasama mo ba usually bro yung toys ng Kramer before sa mga prepper bazaar? Nung prepper bazaar dun sa may Ateneo, anong lugar yon? Pop-up. That is 2018. Oh, kasi kinlose ko na yung store namin sa UP Town. Yung extra stuff ko na nandun. Katla yung mga yan. Nakikita nyo sa... Nakikita nyo pa sa screen ko. Yan, oh my gosh. Mga Funko. Ito office ko yan. Sa loob na personal collection ko yan. Pero yung mga extra ganyan, dinala ko dun sa pop-up. Tapos binenta ko dun ng nakasale. Pero usually katad nung first prepper bazaar, mostly doon, knives. Tapos may mga ako doon, mga kakaiba mga items. Meron ako yung lockpick gun. Alakala ko, bumili si Pat sa akin noon eh. Ako kung ginagamit niya yan. Ginagamit niya. Lockpick gagalit yung nanay niya. Naninira ng pinto. Yeah, so we're very happy with Chris' journey to preparedness. So nakita namin na talagang inaaral niya. At ina-apply niya sa buhay niya yung natutunan niya sa mga napupuntahan niyang prepper shows.
First prepper bazaar doon kila Mikon. Alala ko ang speaker niya si Abs. Yes, nandun siya. Oo, naalala ko kanyang talk niya doon, yung parang takeaway ko noon is like, as a prepper, saka parang important yung footwear na, na maayos kasi importante kung may nangyayari, makakatakbo ka, yung mga ganyan. So, correct. Throughout that, after ng prepper bazaar na yon, doon ko nakilala yung, anday ko nakilala yung mga current na friends ko in the community, doon ko na katabi ng booth ko si Joey. Yung pre-love goods ni Joey, yung mga bags niya, doon ko na-meet si Joey, doon ko na-meet si Tim, si Pandoy, doon ko din na-meet si Jack. Yun yung mga initial talaga nandun nung unang Prepper Bazaar eh. So hanggang ngayon, every Prepper Bazaar, nakikita ko pa rin sila. Doon sa store mo bro, question, ano yung, kasi ikaw nagbi-bring in ng mga medyo kakaiba ng mga items eh, kumbaga not available in malls, mga ganyan. Ano yung mga fast-moving items mo, usually? Or ano yung mga current na reorders sa store mo, Pathfinder gear? Kumbaga, go ahead. Aside kasi dun sa mga usual na, dati kasi yung mga Kershaw and everything, pero madaming nag-carry na ngayon nun eh. So, right now, yung mga Condor na blades namin, so, wala akong dala here yung mga Condor. Pero yung mga machete, saka nagdadala ko ng mga kakaiba, yung mga nagpadala ko ng mga spear, mga parang yung scimitar. So, yung dating partner ko sa tier 3, sabi, kahit ba tayo nagdadala nito, sino bibili niyan? Pero pagdating ng pagdating, merong ubus ka agad, may bumibili. So, I bring in this mga kakaibang blades. So, minsan one or two items lang. Pero, katulad nung zombie tools, walang nagbibenta dati here niyan. So kami nagparating. So yung mga river cleaver, rat bastard, katulad nung naki-gen nga. Yun, ilang reorder na yung zombie tools na yan eh. Tapos I have those mga katana types ng zombie tools. Yun yung mga mabibenta eh. Alin naman yung pero item right na... Now, yung Condor. Go ahead. Kasi pang bush Condor. Right now yung Condor. Kasi usually ang pinabenta namin mga model na yung mga Hudson Bay. So mabibili mga hilig sa mga bushcraft. Kasi for the price, saka yung quality, for its price, ang ganda nung quality niya, saka ang ganda pa nung kasama niyang leather sheet. So, yun yung isa sa mga namin nabibenta talaga na item. Specifically that model, yung Hudson Bay na Condor. Right now ba, merong may physical shop pa ang Pathfinder gear or strictly online kayo? Strictly online unless gusto niyo pumunta here sa main office namin sa Bulacan. Which, may pupunta dito mga taga rito. Nalalaman ko na mga taga rito lang pala, so bibisita sila. Though hindi naman nakaset up talaga yung office namin for Pathfinder gear, pero nilalabas ko pa rin pag darating mga bisita. So, kasi friends na rin, nalalaman ko na taga rito sila. Yun. Cute naman. Bisita nga tayo, Alan. Yes. Bumabisita kayo Bulacan. Si Ken. Ken knows this place. Nakapunta na si Ken dito eh. Malapit-lapit lang naman ang Bulacan. Yeah, Santa Maria. Okay, last question before mag-end yung auction. Ano naman yung item na nung binring in mo, iniisip mo na talaga, mabibili to kagad, pero medyo nahirapan kang i-move. Meron bang ganyan? Kumbaga, you were super confident about it, pero nung pagdating dito, ikaw lang pala yung, kumbaga, may gusto. madami eh. Pero eventually na-move na rin namin. Pero ang daming model ng knives. Ah, saka yung like this super one. Super funky, kumbaga. Hindi naman super funky. Like this one. I was so confident about this one. Itong tactic-y. Madami na ako na-bet nito, pero sobrang tagal bago nag-move. Until right now, may mga stock pa rin kami to. So, parang hindi na i-gets nung mga tao pag dinadala ko sa mga shows or sa nasa shop siya kung ano yung concept niya. It's like a simple key lang kasi this is a sharpened key na parang yung force multiplier din siya. You insert it here and you use it parang for self-defense purposes. Nung nakita ko to dati, nung bagong release yung tactic key sa dun sa shop, dun sa US, ako, kailangan to ng mga tao, mga prepper for self-defense. Mm-hmm. So, import ako, I brought in different colors, tapos pagdating dito, ano yan? Di ba, ano mga tao? Ano daw yan, gagawin nila dito? Pero, useful siya, binigyan ko, dahil ko mga friends ko, binigyan ko. So, nakabenta naman, pero not as fast as I thought it would be.
Tapos another one's like yung mga malalaki kong pepper spray, yung mga pang-riot na pepper spray. Mm-hmm. Initially, ang tagal nung nag-move. Pero nung nag-move na siya, hinaharap ng mga tao, hindi na kami makapag-import. Pero ang dami kong in-import initially noon. Nagsara na yung UP Town Center kong shop. Ang dami ko pa rin stock. Pero nung nalipat ko na sa Timog yung shop, yun, naubos na namin. Pero initially, sabi ko, oy, kailangan to for home defense. Kasi it's called a home defense pepper spray. Kasi kung wala kang firearm or other stuff, pwede siya, pepper spray siya na parang fire extinguisher. Yun. Ayan. So, last one minute na lang. Hindi namin makapag-import. Ayan, 45 seconds to go para dun sa ating current item for auction, which is the Trayvax Cerakote. So, Trayvax Axis na Cobalt Cerakoint with the Lucky Coin from JG Phoenix Gears. Yan. 45 seconds. Wow. Ayan. At alam nyo na kung ano yung susunod na item na up for auction pagkatapos nito, right after. Or meron ba tayong ipang sisingit na giveaway muna? Meron pa ba tayong ano? Ilang giveaway pa ba nga natin? Meron pa tayong isang giveaway. Yung sasabihin ko ba? After na nung Trayvax. Okay. And tapos meron na. Tapos na po ang ating time. Time has ended for the Trayvax Axis Cobalt Cerakote auction. Okay, I will just have it verified and I will let you know who the winner is. Okay, so for the meantime, mamimigay muna tayo ng next item from Mr. Sino ba? Kanina ba mga galing? Sorry. sige. Sa akin pa rin sa akin. Okay. Ilan pa ba yung giveaway natin? I mean, meron na sa akin yung mga giveaway, pero ilang this natin sa feed natin, ilang giveaway pa may bibigay natin for today? For today. Para mapili ko. Pwedeng dalawa. Dalawa pa yung giveaway natin. For this one, the and then another one pang ending. Para, okay. You know, this is a giveaway. Yes. It's a Kershaw DIY set. Yes. Paano siya naging DIY set? Anong ibig sabihin nun? Yun, ang sabi niya. measuring tape? Ah, may tape. At measure tape. Tool something. Screwdriver, bottle opener, oxygen tank wrench, saka cord cutter. Yeah, tapos no, kailangan ko yata yung bottle opener. Oo nga, si Miko kailangan ng bottle opener. Actually, wine bottle opener. Yan. May story si Miko sa bottle opener na yan eh. Magastos eh. Uy. Ano yung kwento na yan? Sige. Yung totoong kwento talaga no, na hindi naman naniniwala yung mga tao. Pero yun talaga yung totoo kahit na silang beses ko sabihin yun. So, syempre, girls' night. Tapos, mga kasama ko, puro babae, walang pambukas ng wine bottle. Pagkatapos mo uminom na ilang bote, gusto mong buksan yung isa, wala ka palang pangbukas. So, yung spider ko ang naging pambukas. To the rescue. To the rescue. Nabuksan ang wine bottle, ang spider ko ay gumibab. Nabuhay. Naputol lang tip. Oo, kasi pre-eye open na ginawang. So, hindi po ako yung nagbukas nun. Unfortunately, si Miko talaga yun. Kaibigan. Hindi talaga ako yun. Kaya na ilang beses ko sa yun. Kaibigan. It's my friend. Okay. So, for this giveaway, yung Kershaw DIY pack ang ipamimigay ni Mr. Chris Cobo. Kukontakin nyo na lang siya. Kung sino yung magwawagi. First, who will comment down below? Sino ang makakapag-comment na mauuna? Ang question ko is, ano? What item
is Chris mentioned a while ago two items that he was nahirapan or it was harding it was finding hard to push or to sell. Mention at least one item na nahirapan si Mr. Chris Cobo to sell. And comment down below for a Kershaw starter DIY pack. And go! Kakasabi ko lang nun. Yes, kakasabi lang. Marami doon, yes. Di ba? Parang tatlong item yata yung nabanggit mo eh. Ayun, meron na. Ang bilis. May isa na. Ayun, DTI. Yes. Kailangan ba pwedeng ano lang generic name Oo. Or kailangan ba okay lang brand? Okay lang yung generic siya. Si kay Chris. Siyang magsasabi. Okay lang. Hindi ko nata sinabi yung brand eh. Oh, sige. Okay, so ang ating nanalo ay pepper spray. Tama po ba, Sir Chris? Pepper spray, nahirapan po ba kayong ibenta yon? Yes, yung home defense na pepper spray ko, yung parang fire extinguisher. Yung maliit na fire extinguisher. Okay. So, confirm tayo sa pepper spray and that is with Mr. David Shengan. Sir David, salamat po. Hoy, David! Congrats! Kershaw starter congrats. DIY pack. Bilis ni David. Congratulations. And now, ito na. Ang pinakahihintay. Or ito na ba yung ibibigay nating final o mag-giveaway na tayo ng final muna para yung last na auction, yun na talaga yung ending? What do you think? Ano kaya? So we have or, 88 viewers as of 7 p.m. Hello po sa inyo. Yan. Hello po. Magandang gabi sa inyong lahat. Excited na po ba kayo sa last two items? Actually, the last two items are so good. So maybe let's do the auction. Sige. Tapos yung medyo hindi makukuha yung auction, baka dun sa giveaway, mapalubag loob siya. Yes. Matuwa-tuwa siya dun sa giveaway. Okay. The next auction, papakita natin sa picture, is this. Tada! Yan! Yun na. Ito na ang auction na pinakihintay ng lahat. Ang ZT. Ano ito? 0770CF carbon fiber. Yes. Mm-hmm. With sa mga zero tolerance fans. Yep, at zero yes, tolerance. Sir Alan, ano pa ang kasama niyang package? My free laser engraving. Free laser engraving package from Resolute Premier Arms. Ito po yun, hawak ni Mr. Chris Cobo. Ang ZT, yun. This is same up for auction. Same one, favorite knife to. This one is brand new. Yung ating auction is brand new. Oh. Same sa favorite knife ko. Siguro ito... bigyan natin ng mga ilang minutes. Ang limit ngayon is 7:07. 7:07. So, pwede nating bigyan ng 7:07. 1, 2, 3. Hanggang 7:25 siguro, no? Para may 5 minutes pa tayo para sa giveaway. Ah, sige. 7:25 ang ending. Yan. 7:25 ang ating ending time. So, ipopost ko na ito. Ready for auction, guys? Auction starts now. At ang starting bid, napakamura, is 100 pesos. 100 pesos yes, for a ZT. For a ZT store knife. Value and, ito. When we sell this at our store, this is 9,000. Oh, man. Itong swerte mo ako ka nito. Tapos laser engraved pa, personalized. Miko, medyo mahina yung ano mo. Ayan.
So ang ending time natin for this auction is 7:25. So magbid kayo ng magbid. Ang increments po natin ay 50 pesos. So bawal magbid ng additional 1 peso or additional 2 pesos. 50 pesos 'yung next na price range. Ayan, nagbibid na sila. 8550 na 'yung so far na nakita ko na pinakamataas. Again, guys, this is for the benefit of Project Feed 500. Ito ay Project Feed 500 which aims to feed 500 initially, pero naka-exceed na sila 8,000 families na ba? 8,300 families. Mm-hmm. So napakagandang ano nila to. Kumbaga, very effective na project. Marami napapakain, marami natutulungan. Ito yung beneficiary na pupuntahan ng all proceeds of the whole week, hindi lang for today, for the whole week until Friday. So yan. And if you also just want to donate any amount, I have posted the video and PPI accounts on Pinoy Prepper Bazaar page. Kung saan po yung video, so pwede po kayong mag-donate. But any amount is we welcome any amount, of course. Ayan. If you also have time, pakibisita nyo po ang Facebook page ni Resolute Arms para makita nyo kung anong klaseng laser engraving ang ginagawa niya. Actually, ito hindi po lang ay si Mr. Pati firearms. Yes, and even firearms. This is actually from Mr. Cookie Alonso. So, yan po ang bago niyang babies. Bago niyang baby, ang Resolute Arms. Very exciting kasi ang ganda ng labas na panood ko yung video. Parang kulang na lang pati yung fork and spoon ko, gusto ko ilagay dun. Yan. Imagine niyo engrave yan, no? Itong side, this side, ito, itong side. Na. Bro, ano daw knife steel? Ano daw bakal yung gamit dyan sa city na yan? S35VN. S35VN. Yes. Para doon sa mga nagtatanong, doon sa ano ng steel. S35VN. Yung lumang version is LMAX. This one is much better. Yung bagong version. Mm-hmm. Kwento mo naman, bro, bakit yan ang favorite mo ngayon na knife or design? Is it dahil ba sa design or go ahead? Yung look and feel niya, kasi medyo pag hawakan mo siya saka pag dine-deploy mo siya, though assisted siya, di ba? Pero yung kasi, di ba, yung mga ZT, if you're familiar kayo, kanyang parang poster style niya is the 0350. Yun yung, pero bulky siya eh. Though I like bulky na nice, pero as for something na EDC mo lagi, nung time na lumabas siya, yung mga kasama niya malalaki eh. Mga yung 0566, 0560, malalaki sila eh. This one is parang pinaka, for me laki ng, for my hand, sa personal taste ko. Pati yung even the blade shape eh. I like the blade shape. Mm-hmm. Blade shape eh. Merong version nito yung Kershaw eh. Yung yes. Natrix. Ito yan eh. Pero same, pati di ba may parang fuller yung sa Natrix? This one may fuller din ba? Wala, no? Wala. Okay. Pero ang ganda. Very sexy. Sexy. Yeah, yun yung sexy eh. Pero compared dun sa mga lumabas naman after this, naging sobrang sexy naman yung mga knives ng ZT, sobrang maliit naman. So parang in between siya ng mga overbuilt bulky. Talaga nila. Na bulky. Tapos yung mga bago nila na sobrang sexy. Parang ito for me. Hanggang ngayon, ito pa yung nakikita kong gusto ko na sa mga models na lumabas nila. Mm-hmm. I still carry this. Okay, para dun sa mga nagbibid dito, after nito, sige, go ahead, may kikwento ko dyan. Hindi, wala. Napakita ko lang parang mga overbuilt na. Ganyan yung mga overbuilt ng ZTs. Hindi, dito ZT. This is a custom knife ni Anthony Griffin. Ito makapal na itong knife na to. Wow. Hello po. Pwede po ba kumati? Share ko lang mga journey ko sa mga custom knives ko na si Derek usually ang may kasalanan. Nagsimula siya at kakilala niya sa akin tong si Eric Luther. Nung nag-guess mo siya sa tinapatanong ko sa sa'yo sa kanya yung orf niya eh. Ito yun eh, ganito yun eh.
ito yung unang copper na scale na ginamit ni Eric Luther. Wow. Parang may mahilig ka sa cleavers. Yes. Or ano mo? I-share ko sa dito puro cleaver yung mga ano ko. Ito man kay Anthony kay ADV. Cleaver din. And last ko yung ano, tukan. This one. Sa mga custom na folder ko. Damascus na ano. Cleaver. It's called the tukan. Pero ngayon hindi na ako masyado nag-cleaver. Medyo hanap na ako na iba. Pero kasi pag cleaver, ang hirap niya i-puncture, no? O hindi rin? Kasi yung point niya ay nasa toe niya. Yes. This one. Ito, kay Eric Luther din to. Custom din nila. Walang to, eh. Folder Exhibit B. Mm-hmm. Para din yung initial na yung orphan, pero sa chopper nga ng time. Lahat ito, lahat ang pinakita ko, si Derek may kasalanan. Ayan. So, sa mga nanonood po ngayon, the item that's being auctioned right now is a ZT. Pero it's not the last item that we are going to give out. Meron pa pong isang for giveaway after nitong auction na ito. So, if you do not get this one for auction, we have something else for you later. So, stay tuned after nitong auction na to. 7:15. We are still 10 minutes. We have still 10 minutes to go before mag-end yung auction for the ZT. And the running highest bid is nasa 13,500. Guys, wow. Maraming salamat. 13,500. Going syempre to the organization of Feed 500 program of Feast. Yan. Pero yung organization is Feast Light. Pero yung project nila is Project Feed 500. Feed 500, yeah. So yan, we still have 10 minutes. Yun, exciting yung line. Oo nga, pero parang ang babait ng mga viewers natin. Walang nagtatanong kay Crispo. Oo nga. Sige. Mabuti nga. Hinihintay ko. Oh, okay yan. Kasi mabait ako nung sila yung guest. Mabait ako eh. So, ganti-gantihan lang yan. Hindi ko tinanong yung mga dapat ko itanong. So, dapat lang. Mabait sila ngayon. Oh, so, ngayon, habang naghihintay tayo ng 7:25, pwede na magtanong yung mga ibang kaibigan dyan. Habang kung si hindi ko alam sila. Yung mga tanong eh. Baka magbulat si Alan sa mga tanong nila eh. Sige. Ako, may tanong ako. Yan. Ano ang ginagamit mong secret sa iyong mukha? Ano? Yun bang ano natin? Perla. Perla. Tama. Maganda ang perla. Oh, nagtatawag si Ken ng mga magtatanong, oh. Naghihila. Sila kita yung pansin. Pag every may guest kami lang din makukulit eh. Liquid daw ba na perla? Sabi ni Sir Brian Tagli. Yung bareta, yung bareta dapat. Yung old school. Oo, yung bareta. Color white dapat, tawag yung blue. Baka may gumawa ah. Uy, ginagamit namin yung perla pang Venus ng waterproof jackets pag wala na yung neck wax, habang wala pang neck wax. Pang laba or pang coat? Pang laba. Pero syempre, hindi mo talagang like kuskos na kuskos, no? Soft ano lang. Oo. Just to get by habang wala ka pang neck wax. Okay, may question dito. Hindi ko alam kung directed ba ito sa inyo. Pwede daw ba magpa-engrave ng wedding ring? Sa Resolute?
Oo, baka kay Resolute. Wala yata. Ah, pa-engrave ng wedding ring sa Resolute Arms. I'm not sure. Maybe you can direct your question directly to Resolute Arms. They have a Facebook page. They also have a website. It's resolutearms.net. Next question, may Spider-Man ka ba na willing to sell panregalo sa nililigawan daw? Lahat ng Spider-Man. Ngayon, as of now, wala na. Kasi lahat ng, may mga personal ako Spider-Man, yung mga rare, na binenta ko na lahat eh. Nung, hindi ko kasi line ng collection si Spider-Man eh, so hindi ko na siya kinukolekta. Ano yung line mo ngayon na kinukolekta na toys? Walking Dead. Ah, Walking as Dead. As usual, Walking Dead. Kasi yung makita. Paano ba to? Flip. Wow. Yan bang man cave mo, Chris? Oh, office ko to. Ayan si Daryl. Ito yung, meron ako yung 9-inch ba to? 10-inch na Daryl. Collection. Pero those are personal collection na. Hindi na siya for sale. Yes. This, lahat ito na sa office ko, personal, ano ko to, personal collection. Oh, wow. Ito yung mga kanina, yung mga busy ko. Yan. Linilinis mo yan lahat? Recently, yes. Oh, okay naman. Kasi nung huling nilinis yun, ginamit namin siya for chopping nila short sa kani ni David dito sa, yung friend ko kasi si David Tahan dito. Oo. Yan. Yung mga ito. Hilig ko sa Walking Dead. Oh. Yan yung katana ni Mission. Wow. Yan. So we still have 5 minutes until okay. May question si Ken. Quen, question. Anong marerecommend mo na custom knife maker? Sino-sino yung mga custom knife makers na favorite mo ngayon? Wait, nawala ako. Saan ako? Hello? Ayun. Hello, hello. Custom we can hear you. Yes, custom knife makers. Oh, nawala si Chris. Nako. Nawawala si Chris. Bale, hintayin natin siya. Hintayin natin siya, babalik din parang siya. Parang mahilig si Chris sa mga American. Ayan na! Custom knife makers. Chris, are you there? Wala pa rin. Wala so pa right rin. Now, bidding is at 14,000. Wow, 14,000 for the ZT0770CF. With and the package have ng free laser engraving from Resolute Arms. Mm-hmm. And we still have 5 minutes. And again, all of the Go ahead, Mika. Yeah. All of the proceeds will go to Feast Lights Bulacan for their project Feed 500. Wow, may tumalo! 15,000. Oh my gosh. We are going at 15,000. Thank para you so ZP much. Para sa ZP na may laser engraving. Grabe. Yes, but we still have 3 minutes left. Very, very exciting ang ating I'm back. Sorry, nawala. Auction for tonight. Ayan, Chris is back. 15,000 of our sponsors. Oh my gosh. Yan, Chris. There. Chris is back. Ano may tanong yung custom maker? Go ahead. Sa yung ma-recommend ko is ano pa rin eh si Eric Luthor. Problema ang kanyang fully yung books niya is already filled all the time, so wait time niya is 3 years yata o 2 to 3 years. Pero lahat ng malalabas niya okay, tagang ganda. Do okay din si ano si Dario nung ano like the one who made my Toucan XL. Ganda eh. Yung everything. Saka yung finish niya. Talagang may feel mo na parang pagkita mo na costume na ito. Talagang one of the for you. Kasi everything na pinagawa mo sa kanya, everything sabihin mo kung anong gusto mo gawin niya. So talagang para sa'yo.
Tapos hindi na niya gagawin yun for anybody else. At unless same specs kayo talaga ng... Unless same na same din yung ginusto nung, no, no, nung sumunod sa iyo or other customer. Pero usually hindi. Nakikita ko naman yung mga pinupost niya so far, wala naman. Yeah. Wala kung yes. naman sana. Okay, may nagtanong dito. This comes with free laser engraving. The knife, the ZT knife. This auction. Okay, last 1 minute to go before last this auction minute? Ends. Ang saya naman ito. The running na nakikita ko, the highest bid is 16,600. Yet. Thank you guys. Sobrang appreciate. Yet. If hindi niyo po alam, malapit po sa puso ni Chris Cobo ang feast dahil siya po ay part, no? How many years have you been with Feast Bulacan? With Feast Marilao, I've been there since 2016 yata. Pero sa Feast itself, mga 2013, yun sa Bay Area. Sa Feast Marilao, on a weekend, so baka hindi maniwala yung mga tao sa akin, nag-ano ako dyan. Parang nag-fish ako from time to time. Ayan. And the time has just run out. Ito na yung end of the auction. The last auction for tonight, the ZT. Tapos na po ang time. At yan, maraming salamat. Sandali lang po. Oh my gosh. Ibe-verify po natin dahil talagang sunod-sunod, no? Very neck-to-neck ang bidding. Neck-to-neck ang... So we'll see which one actually got in before the cut-off of 7:25, which is naka-timestamp naman yan dun sa later, sa comment section. So, yes, so we'll ngayon. Just verify that. Pero I will announce the winner of the Trivax Axis Cobalt Cerakote. Yes. The winning bid is 3,700. Sir Rod Aragon. Sir Rod, congratulations. Oh, it's Rod. Hi, Rod. Congrats. At maraming salamat sa suporta, Sir Rod. Nag-shopping ka na, nakatulong ka pa. Correct. Okay. So, habang inaayos ng dating DTI ang kung sino yung talagang winner of the auction of the ZT, last, we will have our last giveaway for this. And si Mr. Chris Cobo will show us the last item to be given away. Ayun, no? This. Pass sa buong screen. Yun! It's called the Cool Steel Kukri Machete. Yan. Ito yung last. I appreciate to sobrang yung mga nag-join tonight, saka mga nag-bid. Yan. Todo na natin, no? Ang thank you so much. Nakasarap pa, so hindi ko nabubuksan. Pero alam niyo naman itsura ng machete ng kukri, di ba? Yan. Ayan. Okay. Game na tayo. Until ito yung ipamimigay ni Mr. Chris Cobo of Pathfinder Gear, Kukri plus Machete. So plus ito, ibig sabihin na there's a version kasi na Kukri Machete lang. Ano? So ito yung plus, uh-oh, mas malaki. Yes, mas malaki siya. Meron siya nitong parang guard. May handguard siya ata siya. Okay, get ready. Guys, get ready for the question. The first one who will comment the answer to the question will win the Kukri Machete Cold Steel. Kukri Machete Plus. The question is, ano ang pangalan ng, what is the name para sa mga nag-English dyan? What is the name of the project that will receive our, the whole proceeds of this collab week? The project, not the organization. The project. What is the project? Okay? Yon. That's it. The first comment na nakita ko dito. Yes.
I think we have a winner. Mm-hmm. Okay, so go ahead. The correct answer is Project Feed 500. Tama po ba ito, Sir Chris Cobo? Yes, yes. Project Feed 500. Project Feed 500. Yeah. Okay, and the winner is Mr. Manny M. Rosales. Sir Manny Rosales, kayo po ang nanalo ng Steel Kukri from Pathfinder Gear. Congratulations! And thank you so much for tuning with tonight's show. Alam ko ba magda-dinner na po kayo, pero maraming maraming salamat. Okay, maraming thank salamat. Mga mabibilis mag-type dyan. So habang nag-verify pa rin ang ating DTI panel of DTI, pasasalamatan muna natin ulit ang ating mga naging kasama dito sa Collab Week, ang ating mga sponsors, syempre. Yan, Forged, Pathfinder Gear, SOS Survivors Outdoor Shop, Derek's Classic Blade Exchange, Ballistica, Light On Flashlights, JG Phoenix Gears, Resolute Premier Arms, RG Tactical, Epic, at this project is for the benefit of Project Feed 500 ng Feast Light Bulacan, which aims to feed 500, which is actually more na yung pinapakain nila is more than 500. Ito, yan, naka 8,000 plus na ng food packs na naipamigay nila ang Project Feed 500. So na-exceed na very, very far yung 500 na target. So yan, thank you everyone. Thank you sa sponsor. At syempre, thank you sa mga nanonood ngayon na kasama natin at sa mga nag-participate sa ating auction. I didn't expect it to be as actually it's successful. Oo. Yes. I didn't expect it to be na ganun kalaki yung ano. Maraming maraming salamat sa inyo. And I know that this is from the bottom of your hearts din. And yan, Mr. Chris. Thank you guys. I really appreciate it na sinusuportahan niyo yung initiative nung Project Feed 500. Ang daming matutuwang family na mapapakain for 1 week dun sa item na binid nyo. I haven't seen kung magkano yung both ng item na yung 3 items natin, so I don't know pa, pero alam ko bukal sa puso niyo yung pagbigay niyo noon. So maraming maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng nanood, sa lahat na nag-bid, lahat na nag-join, sa lahat ng nakipagkulitan. Maraming salamat din dun sa mga friends ko na hindi nag-post ng mga question na hindi dapat nagtanong. Yan. So, thank abangan you po natin. Sige, go ahead, Miko. Hey. Ang tight kasi talaga eh. Oh, sige, sige. Sige, pinakalculate nyo pa. Oh, sige, mamaya na lang. Pero alam ko naman yung mga nagko-comment down sa comment section, alam naman nila kung sino yung ano. So I think they have an idea kung sino yung nanalo. Pero for the meantime, guys, abangan nyo po for the next few days, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, marami pa tayong speakers na makakasama. For Tuesday, makakasama natin Tuesday. JM. Si JM. Jeremiah. Dito. Ang pag-uusapan po natin ay first aid essentials, DIY first aid kit, at home remedy myth busting. So yun. Wednesday, ang kasama natin ay ang Terra Tactics Survival Workshop. Didemo nila or papakita nila yung portable solar powered generator set. Thursday, si Mr. Joel Pedro of Overlanding setting up a bug out vehicle. And on Friday, this is with Attorney Tiki Tabuhara tungkol naman sa blades at sa batas at EDC. At special guest natin si Doc Mark Taginod, pag-uusapan niya yung tungkol sa pagdadala ng ating mga EDC habang nagko-commute. So yun. Okay, so
meron tayong 18,100 pesos for the ZT-077. Wow. 0CF with free laser engraving from Resolute Arms. So just to clarify, no, the ZT is from Pathfinder Gear from Chris. Mm-hmm. There. So thank you so much, Chris. And then the laser engraving ay manggagaling kay Resolute Arms. So mag-uusap na lang po tayo kung paano nyo makukuha yun. And the winner is Mr. Lord Michael Hamilton. Congratulations and thank you. Actually, siya rin ang nanalo ng Emerson Kershaw kanina. So, wow. Isang tao lang ang papadalan mo, Chris. Congrats, congrats. Tipid sa shipping. Pero, you know, all of the proceeds will go to Project Feed 500, the Feast Lights Bulacan. Mm. And the whole week po tayo lahat ng auctions ay mapupunta din doon, no? There's also the BDO and BPI accounts that's posted on the Pinoy Prepper Bazaar page if you want to share, you know, blessings to them as well. Na hindi naman ganito kalaking mga 18,000 ako. Miski ako po, hindi ko po kaya yun. But we, you know, thank you so much everyone from Prepper Ed. Sana po ay naging masaya itong first show namin with Chris Cobo. Wala po akong nakitang masyadong tanong galing sa mga inaasahan kong tao. Yes. Thank you, thank you. Baka kasi maaga pa. Di pa nakakapag-dinner, kaya medyo gutom pa yun. Kaya pinili ko tong oras na to eh. Hindi pa nakakainom yung mga yan eh. Correct. So yun. So, yun. Yes. Go ahead. I think we're okay. At this point, ayan, maraming salamat sa mga nanood, sa mga nakinig. Mamaya, pag nag-replay ito sa Facebook, wag na kayo mag-bid. Tapos na po yung bidding. Wag nyo nang i-bid kasi yun, may nanalo na. Okay, so yun, maraming salamat at magpapaalam na po kami. Maraming salamat, Mr. Chris Cobo, sa pagpapa-unlock sa ating... Thank you, guys. Thank you guys for having me. Collab. Maraming salamat sa ulitin. Kita-kita tayo so pagtapos itong ECQ. Ken Jimenez, maraming salamat sa pagpupulis ng ating comment section down below. Thanks, maraming Ken. Salamat. Thanks, Ken. Appreciate it. Ayun. Okay. Thank you so much. Bye-bye. Bye. And broadcast ko na ito. Bye-bye.